Hello, magandang gabi po. I'm also testing this new wireless microphone, if it's good and okay. So right now, meron po tayong ditong meat slicer. So mahilig kami ng ano yung Korean barbecue. So I thought na bumili ng meat slicer. The motorized one is a bit expensive, so I decided to buy a different one. And it's manual, so ito siya. So in the box, it came with this. Ito siya. So, bali ito yung holder ng meat. And this is a slicer. So, yan. So, it's really made of stainless. As you can see, it's still covered with plastic. Yeah. So, bago yung siya gamitin, you need to remove them. And also, it came with this. Yeah. Yung kanyang suction, yeah. So sa paa niya to. So all you have to do is to lagay mo dito. Ayan. Assemble mo lang yan. Ito na, nilagay ko na siya, yung dalawang suction cup. Yung foot niya, apat. Four pala. And then ito naman, ito yung holder ng meat. So meron siyang parang arrow dyan. Actually may ipin siya na sa baba to hold the meat. And papunta sa doon kasi ilalagay mo siyang ganyan. Ganun. Push doon. Slide it. Tapos, to assemble that, ganun dalang butas dito, di ba? So, if you fix mo siya. And the best way to do it is, i-drop mo yung dalawang screw dito, yung bolt. Sakto mo sa butas. Like that. So, pagkalagay mo ng dalawang bolt, secure mo siya ng dalawang wing nut. Yeah. So, in this case, you don't actually need any tools at all. Yeah. Yeah. Tapos, yan. Tapos, yan, finally ito. Tapos maganda ko na sa baba yung wing nut kasi madali siyang adjustin. Tapos pag na-assemble mo na yan, okay na. So, adjust mo lang siya na hindi tatama yung cutter mo o yung head doon. Yan. Kasi magka-cut naman ito eh. Okay, and then once okay na yan, higpitan na natin dito. For the demo, ito yung gamitin natin, yung carrots. So, imagine natin na ito yung meat. So, lalagay mo is, yan. Yan. Pero hindi siya medyo hindi siya kasya, pero that's fine. Yan. Sorry. Hindi siya kasya eh. Medyo hindi siya kasya, pero okay lang. You get the gist, right? So, yung thickness niya, ito yung magdi-determine ng thickness niya. Ito, tingnan mo dito. Yan. Ito. Ito here. Yan. Ito yung magdi-determine. Dito sa baba ako mag-video yan. Yan. So, ito yung magdi-determine thickness niya. Kasi na-adjust mo to. You can adjust this. Kung gusto mo nang makapal, papunta dito. So, to adjust that, una-una logan mo to. Tapos, i-adjust mo to. So, kung gusto mong manipis, i-higpitan mo doon, papunta doon sa left. Like that. Para manipis yung cut mo. So, ganyan siya. Yan. 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 So, kita mo yung cut na ganyan. So, gusto mo siyang kapalan. Try natin sagad sa dulo. Yan. Yan. So, medyo, yan, move mo. So, mas makapal siya. Yan. Mas makapal siya. Compared mo dito. Yan. So, ganun lang. If you want it to be thinner, ganun mo lang, move mo lang doon. Ayan. Then, kapag naging mapurl na siya, alisin mo lang to. You can remove this, I think, and i-sharpen mo siya. Pwede na maalisin to. Ayan. Then, pwede mo siyang, ito yung blade niya, ito. Pwede mo siyang, tingnan mo dito, tingnan sa babaw, matalim siya pang kutsilyo. It's very sharp, actually. Dito. Yan. So, pwede mo siyang i-sharpen. You can remove this. Kailangan mo ng Allen wrench on the side here. Yan. So, one thing na kailangan pang gawin before you use this one is alisin itong cover na to. Plastic. So, I'll do that later kasi gusto kong alisin muna to para totally siya ma-remove. And, yeah. I think overall, it's a good design. It's made of stainless steel. Yan. So, ganun lang yan. Medyo kailangan makapal yung meat para ma-stretch mo sa ganyan. Diba? Ayan.
And ano pa? Yung price pala nito is less than 500 pesos. So, less than $10. Tama ba? Yeah. It's very cheap. And you could enjoy yung barbecue yeah, sa bahay. And pumunta pala kami ng Clark. Ano yung bought? Ano yung Korean, parang grill? Grill, kawali. Parang kawali, tsura bilog. Where you put your meat. So, that's why we bought this one. So, yeah, this is a good buy. And thank you, guys.